Okay, Lods, magandang buhay. Mayroon tayo dito dashboard ng Roser 135. Ayan, kita nyo, Lodi. Sunburn na siya, no? Ayan, babaklasin ko lang, Lodi, yung mga tornilyo. Ayan. Okay, sinubukan kong hiklatin yung kanyang RPM arm. Pero hindi ko siya mahila, Lodi. Baka maputol ko pa, kaya sisingitan ko na lang para mabaklas yung isang tornilyo na nakatago. Ayan, Lodi, oh. Ayan. Okay. Eto nga, Lodi, ayan, naipasok ko yung Phillips screw para dyan. Ayan, buti hindi na nag-crack yung kanyang indicator. Ngayon, Lodi, etong hinang na to, ayan, yung diretsyong yan, tatanggalin natin. Ngayon, Lodi, subukan ko itong toothbrush na panghawi sa mga tingga. Ayan, makikita nyo, Lodi, yung mga kaibahan na yan. Naging tatlo yung kamay ko na dyan, ano. Okay, nag-attempt ako, Lodi, para dito sa toothbrush. Pero sa tingin ko, Lodi, hindi maganda yung hagod ng toothbrush. Ayan, o. May mga naiiwan-iwan, Lodi, na tingga. So, balik ako sa mas prepare kong pamamaraan, Lodi. Okay. Ito, Lodi, gumamit ako ng insenso tsaka kapiraso ng wire. Kahit anong klaseng wire dyan, Lodi, extension wire, mga ganyan, pwede yan. Basta may kakayahan siyang makapagpadikit ng tingga na nakadikit na dyan sa may board. Kung mapapansin nyo, Lodi, yung aking mga daliri dyan ay puro langis-langis. Kasi nga, may binubuo akong makina. Ayan, may binubuo kasi akong makina, Lodi, na kasalukuyan kanina at nagtungo naman yung ating customer dito sa bahay at ayun, pinagawa yung kanyang dashboard ng kanyang Roser 135. Kaya ginawa naman natin ang paraan, Lodi, at inasikaso naman natin maski paano. Ayan. Okay. Patuloy ko lang siya, Lodi, na tinatanggalan ng tingga. Ayan, Lodi, medyo okay na yung kanyang tingga. Samantala, Lodi, ito pala yung ginagawa ko kanina bago dumating itong customer natin na ito o yung kaibigan natin, ibig kong sabihin. Okay, Lodi, samantala, ito yung aking kasalukuyang ginagawa kanina bago, yun nga, nabanggit ko, bago dumating yung ating kaibigan. At binubuo ko lang to, Lodi, itong nabinbin na project. Ayan. Sana nga, Lodi, magawa ko ito. At ayun, mapatakbo ganyan. Matagal na rin walang hasa, Lodi. Ang tagal na ako hindi gumagawa ng mga gantong makina. Pero nagkataon lang, Lodi, nagka-emergency lang talaga na kailangan ng gawin. Ayan. At nagkaroon din ng konting pyesa na pagkukuhanan. Actually, Lodi, wala talaga makuha ang pyesa ito. Nahirapan ako. Kaya sa pantaas nito, gagawan ko pa siya ng conversion. Marami pa akong gagawing conversion dito para matapos. Ayan. Marami naman ako nakikita ng pyesa, pero i-check ko munang mabuti kung tama yung pyesa na yun. So ito muna, Lodi, balik tayo sa content natin na Roser 135. At ito, ginagawan ko lang naman ng gasket, ayan, oh, Bilamoid gasket. Ayan. Nilalapatan ko lang. Wala ring available na gasket ito, Lodi, kaya ayun, lapat-lapat lang. Okay, so patuloy tayo, Lodi, at ito na po yung video natin about dito sa dashboard ng Roser 135. Magandang buhay po sa inyong lahat, Lodi. Ito nga, Lodi, ito na yung pangalawa na linya. Tinatanggal ko na rin yung kanyang mga hinang. Ayan. Inaayos-ayos ko lang, Lodi, para mas sure na walang nakakapit. Kasi pagka may nakakapit dyan, Lodi, may naiwan kang line na nakadikit o yung paa ng LCD, ay baka magkaroon siya ng problema o mag-crack yung kanyang LCD pagka tinanggal natin. Ito, Lodi. Ayan. Ayan. Tanggalin ko lang yung kanyang pandikit. Ito, Lodi, paglilinaw lang, ano, pagkatinanggal natin yung LCD screen, unahin muna nating iangat yung kanyang plastic. Yan. Para balance, Lodi, yung pag-angat mo. Ayun, humiwalay na yan, Lodi. Humiwalay na sa board. Okay. Yan, sinikwat ko yan, Lodi, ha. Tapos, Lodi, pagkatapos mong masikwat,
isusunod naman natin yung kanyang LCD screen. Ganon din sa kabila, Lodi, ganyan din ang pagsikwat. Unahin mo nang sikwatin diyan sa may plastic bago tayo magtungo sa kanyang LCD screen para lumuwag lang. Ito na, Lodi, dito na tayo sa second step. Ayan, LCD na tayo. Tusukan lang natin, Lodi, ng special tools. Ayan. Okay yan, Lodi. Oh, sinisikwat ko siya. Okay naman. Okay, no problem siya. Okay, ito ngayon yung kanyang LCD screen. Ayan, medyo mas madali lang, Lodi, na sikwatin ito kaysa sa mga Aerox, mga ganyan. Kasi nga, yung pin ng LCD ay kakaunti. Hindi kagaya ng mga ibang motor na gumagamit ng ganito, digital o LCD, ay talagang mahahaba yung kanilang hinang, yung kanilang paa. Ayan, Lodi, umangat na ng konti yung ating LCD screen. Sa kabila naman tayo. Ayan. Okay, lagyan lang ng konting twist yung ating special tools na plastic. Okay, isunod na natin sa kabila, tusukan natin. Then, okay, pag nalagyan natin ng konting twist yan. Okay, umangat na siya, Lods. Oh, sa wakas. Ayan. Andyan na yung kanyang LCD screen, Lodi. Ayan, makikita nyo, Lodi, pagka dinampian natin ng panghinang, eh medyo lumalabas-labas yung kanyang mga sulat o yung kung ano man doon na nagpa-pump up. Ngayon, Lodi, lilinisan ko na ito. At para maikabit na yung kanyang polarized film. Siya nga pala, Lodi, ang polarized film niya na affected ay dito lang sa ilalim. Ito lang siya, Lods. Ayan. Ito, Lodi, for testing lang, nag-double check lang ako, baka nagkaroon ng problema yung LCD sa pagkakaburot ko. Pero sa tingin ko, hindi naman nagkaroon ng problema at na-gentle ko naman siguro siya, Lodi. May mga lumabas na phonetic din numeric, Lodi, kaya ibig sabihin, okay siya. Okay, patuloy tayo, Lodi, sa paggagawa. Okay, yung LCD sa pagkakabunot. Buo siya, Lodi, hindi ko siya napasaktan. Okay, Lods, dito na tayo sa medyo pinakamaselan na bahagi. Yun ay yung pagkakaskas ng kanyang mga adhesive o yung pandikit na natira o naiwan galing sa polarized film. Bakit ko nasabi na medyo delikado, Lodi? Hindi naman siya talaga yung totally na delikado, Lodi, pero ingatan nyo lang yung mga naka-stand o nakatayong mga paa ni LCD kasi baka madunggul-dunggul natin yan sa pagkakaskas o pagkaskas ng pandikit o adhesive. Kaya yun, Lodi, medyo ingat-ingat lang. Sa paglilinis pala, Lodi, ng natirang adhesive o pandikit na galing sa polarized film, gumamit kayo ng lacquer thinner, Lodi. Mas mabuti po yung lacquer thinner o kaya gasolina, pwede po yun. Okay, hindi po siya delikado. Ngayon, Lodi, nalinis ko na siya ng mabuti. Lalapatan ko na lang siya ngayon o iguguntingan ko na. Siya nga pala, Lodi, yung nabibiling polarized film nito sa online shop ay hindi rin siya buo, Lodi, ano? Hindi siya plug and play, kailangan mo pang tabasin. Hindi kagaya ng mga ibang version ng motor na kudrado lang yung kanilang LCD screen. Yun, ilalagay mo na lang, ilalapat mo na lang yun. Ito, Lodi, kailangan mo munang tabasin siya. Ngayon, Lodi, ididikit ko na yung ating polarized film. Ayan. Dito. Medyo hinay-hinay lang, Lodi, sa pagdidikit. Unti-untiin, huwag kayong magmadali. Pero ito, nakapass forward. Sigurado ako, nagmamadali ako eh. No? Para hindi siya magbubbles. Ayan, Lodi. Okay, ngayon, Lodi, naman, for testing uli siya, check natin kung mayroong mga phonetic and numeric. Papso, yung LCD mo. Ano mo? Tapos pagka naka-backlight. Pati mo to? Pati mo to?
Ayan siya. Ayan, kabacklight na siya. Kulay puti yung backlight natin. Pero yung backlight mo kuan eh. Tag dito, dilaw. Bali mo sukatan backlight na yan, tanong pumorma. Tsaka na lang, dagdag gastos yun. Okay, Paps. Nakaradyo naman na si ano, Kalangis. Kulay Armin naman, Armin. Oo, radyo mo? Nakita ko nga. Nasaan ba siya? Ano? Siya nakaka-frequences ka, nakaka-frequences ka niya? Oo, dali. Naka-on ba? Dumaan ka ba ron? Kanina, naka-on pa yung kanina pa. Thank you, in 73 hand phone. Kalangis, Kalangis. Amin. Kalangis, busy ka ba? Busy rin kami. May kliyente ako dito, yung Roser. Ano yung nagan mo, Paps? Yung Lopez ko na. Si Lopez, andyan ka ba? Okay. Yung langis daw, kulang. Kulang yung tumatagas. Mas marami dapat ang gusto niya. Kopya, dito. Marami dito. Kopya, kopya. Go. Go ahead. Ah, maya pupunta kami diyan. Eh nagpapalit pa siya ng kuan eh, ng acetate eh o polarized film. Naglalo mo nga ako kamay. Nalulukat. Mga kalangis natin 'tong mga tao. Copy. Sige kalangis, dito lang muna. Standby, standby. Hello. Hindi siya marunong gumamit ng radyo. Tsaka busy siguro yun. May ginagawa. May ginagawa ba kanina? Si Ikik lang yung nakita ko ito kanina. Naghihintay eh. Tabaklas na sa akin eh. Wala yun. Huwag mong papaka na kay Ikik. Nasisira ka lang. Nasisira ka. Masisira buhay mo rong kay Ikik na yun. Tanggal lang nga talaga ni preno mo. Taga-ikot lang kayo dyan. Ano ng roser yun? Pamilyo lang hindi maraya yun. 135 yan na pre. Oh. Apat na yun ito. May apat na pasyente ka. Ang alam niya sa akin yung Dermanos Locai. Dermanos Locai. Ang palayo ko. Mani. Palayan ng Mani Pacquiao. Pero hindi naman ako si Pacquiao. Mani lang. Go ahead. Mani. Sir Mani. Oh, bait yung mga yan eh. Yung mga taga Mindanao. Oh, may ilang signal nun ah. May ilang signal lang isa na yan. Oops, pumasok ka para mahihinap kita. Ito nga, gusto kong makausap para malaman ko kung gumagawa pa ba siya o hindi na kasi eh. Gumagawa pa, papadala ko yun, papadala ko yun within this month. Sagot, sir. Para, bulog din sabi. Tito Manny, responding si Christian Palaling to. Magandang buhay. At sa kausap mo, medyo hard copy po sa akin. Check natin muna. Goods, the goods. Hihinang mo ko pa na yun. Oh. Hindi na siya magal. Ay pa lang manong ay dyan. Nagkukubli. Sir Manny, Manny Pacquiao. Hindi ako si Manny Pacquiao. Wala na. Ganda ng rap. Tito Manny, responding po. Christian pala aming. Pasensya na, medyo busy lang po. Saan na yung lead natin? Dito, Christian, Lodi, Manong, magandang umaga, magandang kita. Kaya, ano, may
medyo natagalan yung pagpapadala kasi medyo na busy, maraming holidays. Ano man, umagawa pa ba tayo? Kasi ipapadala ko yun, iba-ibang mayari yun, mga tatlo ata yun, tatlong pasyente or apat. Kopya manong money. Naggagawa naman po, wala akong problema doon. Magandang buhay po dyan, Tito Manny. Sa'yo naman na yung address ko, Manny, alam problema. Buhay po. Ay, kopya, salamat. Maraming salamat po, Tito Manny. Apo, Tito Manny, walang problema. Mag-message ka lang doon sa aking messenger para maibukas ko yung dating conversation natin. Kasi mostly, pagka walang na-detect yung messenger ko, ayaw magbukas kung minsan eh. Tito Manny. Kopya po, Tito Manny, walang problema po. At likewise ngayon, may ginagawa tayo ngayon eh. At magandang buhay po dyan, Tito Manny. Baka gusto mong bumati sa YouTube, Tito Manny, naka-record ka ngayon, over. Kopya, Tito Manny. Sige po, Tito Manny, walang problema. Message ka sa akin, Tito Manny, at tinatapos ko lang to. At may lakad pa kasi yung kliyente ko dito eh. Magandang buhay po dyan muli, Tito Manny, dyan sa inyong location. Over. Pang-pang. At anong galad dan? Pinya, sir, di pinito na. Saka ako palo Wednesday. Ay, kopya. Ay, nga, kumusta? Gago to. Okay. Tatala makikunti radyo ni Pati ka. Loko-loko nga hindi. Nagluloko agad yung agad radyo. Out.
mga G-board na gamit na dati. Gapa na, nagita radio. Kalimutan ko na eh. Hindi na ako magaling ngayon. Pati pagbaklas ng makina. Huh? All in one, Christian. Kamo naman. Oo nga, ano. Maganda yun na, Pops. All in one, Christian. Pops, no, makuati ka, idagas mo ito niya. Ta, videohan ta lang niya. Ano, makita ka lang working isa na. Yun. Grabe. Ano pa lang pala. Gumatang ka doon rubber niya. Ay, rubber nga yung cabin doon nga buong doon yung mga order mo niya. Tapos ako kami ito. Yung matutudo alanganin na ito. Sa Lagantini. Gamin puto na yung puring mo. At ang abaling ang pagkita na ito, baka nag-loko. Narigan yung katan. Apa kaya ni kalangis mo lang ang damay, ha? Ay. Yung radyo nak niya, da radyo nga yung radyo nga. Yan Pops, yan. Ayun, buo yan. Buo man na, no? Ayos. Baka kayo mag-shoutout, Lodi. Shoutout kay, ano, Boss Christian. Ayun, no? Dahil dyan, maraming salamat. Dahil dyan, 200 na lang. Ayos, Pops.